At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito ang pangalawang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Proyektong Pangkabuhayan sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Veronica, sino yung kausap nila Kapitan at Rudolph sa opisina ni Cap? Siya yung inutusan ni Senador Lorenzana na makipag-usap kay Kapitan para ibigay yung pondo sa tatayong kooperatiba para makapagsimula na ang proyektong pangkabuhayan dito sa ating barangay. Ganun ba? Naku, matutuloy na ang plano nilang magkakaroon ng proyektong pangkabuhayan sa atin. Giginhawa na rin kahit papano ang buhay ng mga tao, lalo na yung mga walang hanap buhay. Oo nga eh. Pero ang daming kailangan pala para makapagsimula. Anak, nasaan si Karyong? Palabasin ninyo at mag-uusap kami. Ha? Palabasin ninyo, kung hindi, gigibayin ko itong pita. Naku, kagawad, Asyong. Wag kang papasok dyan. Wag, may bisita si Kapitan. Wag! Lumabas ka riyan. Kung hindi, gigibayin ko itong pinto ng opisina mo. Karyong! Lumabas ka! Ay, nako! Aba! Napakabastos ng asyong na ito. Ang ingay mo. Oy, Abnoy! Mreng! Palabasin mo yung kapitan mo at mag-uusap kami. Kaya pala gustong-gusto niya ang proyektong pangkabuhayan dahil malaki ang pakinabang niya. Ha? Ay, hindi mo alam ang sinasabi mo kagawad. Ah? Itong sayo, Ayan. Hindi ako magkahinga. Nako, ang bastos talaga ng taong ito, dito pa umutot. Ay, nako, lumabas ka, kung di, mapapatay kita. Ay, laya! Sige, alis na ako. May araw din kayo sa akin. Gaganti ako sa inyo, mga bisit. Ang baho ng utot ng kagawad na yon. Weh! Ay, kumusta na kayo dito sa mushroom site, mga kabarangay? Ito naman po kami, Kapitan. Ito, sa wakas, kumikita rin kami kahit papano sa pagtatanim namin ng kabuti. Hindi na kami papalipas ng gutom ngayon. Maraming salamat sa inyo, Kap. Dahil natulungan nyo kami mga dating kapuspalan. Wag lang sa akin kayo magpasalamat, kung din sa aming lahat na barangay official. Dahil hindi tayo magkakaroon ng proyektong ganito kung wala rin sila. Lalo na kay kagawad Gusten. Pero hindi lahat kayo ay mapapasalamata namin dahil yung dalawang kagawad, hindi namin sila nakikita. Hindi man lang sila dumadalaw sa amin. Hindi sila dumadalaw dito. Para kumustahin kami. Tama yan! Di ba, mga kasama? Ay, nakaw. Ayaan nyo na ang mga kagawad na yun. Dahil pareho silang makasarili. Ang gusto nila, sila lagi ang bida. Kapitan! Naiste! Insyang! Anong ginagawa mo? May ririklamo ka? Kung meron, dumiretso ka na lang sa barangay hall. Nandoon si Veronica. Ipablatter mo kung anong reklamo mo. Galing na ako doon sa barangay hall, Kap. Sabi ni Pineng, nandito ka. Kaya ako nagpunta rito. Salamat naman at inabutan kita rito sa taniman ng kabuti. Bakit ako pang kailangan mong kausapin? Nandun naman si Veronica. Siya ang magsusulat ng reklamo mo sa blotter book. Hindi ako. At pagkatapos, ipapasumon ko ang irinireklamo mo. Wala akong irireklamo, Kap. Wala naman pala. Bakit mo ako hinanap?
Lumayo ka sa akin. Lumayo. Layo, layo, layo. Baka machismis na naman tayo na may relasyon tayong dalawa. Ay, sige na, layoan mo ka. Layoan mo ka. Eh, Kap! Ay, makinig ka muna. Ay, kwan kasi. Ay, gusto ko rin magtrabaho dito sa proyektong pangkabuhayan. Ay, para magkaroon din ako ng hanap buhay katulad nila. Ay, ganun ba? Sige. Ang mabuti pa, ang kausapin mo ay ang presidente ng kooperatiba. Siya ang bahala sa'yo. Eh kung tatanggapin ka, o di o hindi. Eh dahil alam nilang hindi ka mapagkakatiwalaan eh. Kapitan! Aling Punyang, gising na pala kayo. Umaga na pala. Dito rin ako nakawin sa amin. Dahil naparami ang nainom kong alak. At dito na pala ako nakatulog sa inyo, Nede. Pasensya na sa sister mo, ha? Okay lang po yun, Aling Punyang. Ay, siguradong nandun na si Karong sa barangay hall. At malamang, nagpapamasahe na naman kay Veronica. Reset ang Karong na yan. Kahit anong gawin kong pag-aayos ng katawan ko eh, hindi niya pinapansin. Mabuti pa si Joseph. Si Jose. Dahil napapansin niya ang kagandahan ko. Minsan, nang video call sa akin, parang masayang-masaya siyang makita ko. At sinabing, hindi raw kumukupas ang aking kagandahan. Pero itong si Karyong, hindi ako pinapansin. Kung wala lang akong takot sa Diyos eh, papatulan ko na ulit si Jose. Ay nako, waga rin po niyang. Labag sa kutusan ng Diyos. Ayon sa Marcos, Kapitulo 7, Versikulo 21, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pagkikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya. Ay, magpasalamat ka, Karyong. Dahil makadyos ka, kung makademonyo lang ako, malasmaw, talagang makikikabit na ako kay Jose. Aling Punyang, huwag na huwag kang gagawa ng bagay nalabag sa kagustuhan ng Diyos, kundi masusunog ang iyong kaliluwa sa apoy ng impyerno. Aha! Nakaw! Hindi kita ipagpapalit sa kahit sinong lalaki. Si Karyong, paniningdigan ka ang sumpa namin ng kami kinasasa simbahan till death do us part. Pero kapag namatay niya si Kapitan Karyong, makipag-asawa na kayo kaagad kay Mang Jose. Nene! Naninibago ko ngayon. Wala na yung mga marites dito sa harap ng tindahan ko. Mag-iisang linggo na. Nako, nakapag-isip-isip na siguro yata na mali ang kanilang ginagawa. Alam na nilang masama ang mag-chismis. Sabi kasi sa Santiago 4, verse 11, huwag kayong magsalita ng laban sa isa't isa. Mga kapatid, ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. Datapat kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi hukom. Darwina, mabili nga ng napkin yung dating brand ko, ha? Veronica,
Natatawa ako sa inyong dalawa ni Pining. Ha? Eh, bakit? Ano bang nakakatawa sa aming dalawa, aba, ni Pining? Tuwing pupunta tayo rito sa tindahan, eh, pareho kayo. Sa tuwing pumupunta kayo rito sa tindahan ko, pareho kayo ng binibili. Oh, nakakatawa ba yun? Ang sabihin mo na iinggit ka dahil hindi ka dinadat na ng buwan ng dalaw. Ay, nako! Hindi ako naiinggit sa inyo, ano? Buti nga ito eh, dahil wala akong problema. Hindi tulad ninyo na kapag dinatnan kayo, nako! Ang dami-dami ninyong itinatapal dyan, sa harap buwan. Buti pa, ipatay mo na yan. Grabe ka naman! Tumagas dyan. Pag pinatahi ko, diwa, mawawala na ng kaligayahan si Cap. Ay, si Rudolph pala. Oh, paano si Upong, Mang Upong? Ah, wala siya nga pala, Iba pala yung si Mang Upong, ano? Oh, wala ka bang napapansin, ha? Sa ating kapaligiran, ha, Veronica? Ha? Meron! Kay dumini ng hangin, pati ang ilog natin. Hinako! Kanta naman yan, na sinabi mo. Kanta ni Kwan yan. Kanta ni Mang Upong yan. Oh, baka magali si Aling Bibang sa'yo. Ang ibig kong sabihin, hindi mo napapansin ba na wala nang mga matis dito sa harapan ng tindahan ko? Huh? Oo nga, no. Naku, Darwina. Kailangan maghanda na tayo. Ha? Ay, bakit naman tayo maghahanda? Anong paghahandaan natin, ano? Eh, malay mo. Mga sinyalis na yan na malapit na ang hukom. Ha? Veronica! Siyat mo rin pare Asyong, kailangan na uminit ang ating katawan para kondisyon ng utak nating mag-isip kung paano natin sasabutahin ang proyekto nilang pangkabuhayan. Kanina pa kukuhan, tinalaman ng alak pare, pero wala akong maisip eh. Ayaw pa rin umandar ang utak ko ngayon. Kung sa computer naghang pa rin. Naghang. Mahirap yan, pare. Baka makurap lahat ng files sa utak mo, delikado. Mawawalang lahat ng memorya mo. Hindi. Ayaw kong makurap ang memorya ko, pare. Ako, pare, malapit ng maghang ang utak ko. Pare. May naisip na ako. Gumagana na ang utak mo, pare. Ay, sige, ano yung naisip mong paraan para masabutahin natin? Pare, utusan natin sila aligin siya ng bunjeng. Utusan sila ng ano, pare? Palagyan natin ng lason ang patubuan nila ng kabuti. Narinig mo ba yung narinig ko? Ay, siyempre naman. Dahil hindi ako bingi, malinaw na malinaw ang pagkadinig ko. Ambreng, delikado ito. Masisira ang livelihood ng mga kabarangay natin kung magtatagumpay sila kagawad Asyong at kagawad Adum. Ha? Ay, ano pang iniintay natin?
tayo na, mag-report na tayo kay Kapitan para malaman niya ang masamang binabalak nila kagawa dasyong at kagawa dadong. Sige, Benito, halika na. Ha? Mag-report na tayo kay Kapitan. Tayo na. Ay, sige. Bilisan mo! Ayan. Tayo na. Ha? Abreng! 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 Bakit mo ako iniwan dito? Hintayin mo naman ako! Abreng! Ay, visit ka, Abreng. Ha? Paipal talaga ang Abreng na yun. Ha? Inunahan ako. Gusto niyang mauna kaysa sa akin para sa iyong purihin ni Kapitan. Teka. Ah, tama. Wala si Kapitan doon sa barangay hall ngayon. Tiyak, nandoon siya sa kooperatiba doon sa gawaan ng chicharong kamote. Doon ako pupunta. Tingnan natin ang bring kung sinong papurihin ni Kapitan. Hindi mo siya madadatnan dyan sa barangay hall. Tanga! Ganda talaga ng naisipan nating proyektong pangkabuhayan na ito. Malaki ang naitutulong sa mga kabarangay natin. Ang daming nag-a-apply na magtrabaho dito. Pati sila Insyang at Bunjeng. Tinanong niyo ba si Aling Insyang ka? Eh, kung akong magdidesisyon, eh talagang ayaw kong tanggapin dito sa pagawaan ng charong kabuti. Wala akong tiwala sa kanya eh. Yun naman pala eh. Sinong tumanggap sa kanya? Eh, yung presidente ng kooperatiba, si Mildusa. Ganun ba? Sana. Hindi niya gawin dito yung dating ginagawa niya. Eh, sana nga, Pineng. Kung di, kahit babae yan, papatayin ko na. Kapitan! Nakaw, si Benito. Tarantadong ito, laging nakakabigla. May sakit na nga ako sa puso, binibigla lang lagi ako. Pasensya na, Kapitan. Ano kayang sasabihin ng mukhang daw? Ha? Ano sasabihin mo? Kapitan, may sasabihin ako sa iyo. Ano nga sasabihin mo? Ha? Itatanong na naman kung kailan ang madadagdagan ng honorarium, ganun ba? Nakaw, hindi ko alam, Benito. Sandali, napagod ako. Hindi yan ang sasabihin ko sa inyo, Kapitan. Ay, ano nga ba yung sasabihin mo? Sabihin mo na. Huwag mo na akong bitinin. Narinig ko kasi na may masamang plano sila kagawa dasyong at kagawa adong sa mushroom plantation na gawa ng chicharon. Anong narinig mo na plano nilang gawin? Ano, Benito? Ha? Ano nga ba yun? Ano nga ba yun, Kap? Nako! Ito na! Alam mo na! Kap, plano nilang sabutahin! Kwan, lalagyan daw nila ng laso ng mga kabuti! Ganun lang naman. Ganun. Lalagyan lang pala ng laso ng mga kabuti. Walang problema, di ba? Akala ko kung... Lalagyan ng laso ng mga kabuti! Kap! Kailangan na mabantayan mo silang mabuti. Baka makalusot sila at malagyan ng lason ang mga kabuti. Bakit akong magbabantay? Kayong mga CBO! Itong tandaan mo. Kapag nagtagumpay sila, kayo ang sisisihin ka! Kapitan! Ang galing mo palang mag-repack ng kabuti, Aling Insyang. Aling Insyang pa. Parang sanay na sanay ka na sa pag-repack. Parang mga kina. Siguro nakapagtrabaho ka na sa taniman ng kabuti, ano? Dati akong repacker. Sa isang sikat na gawaan ng shabok. Gawaan ng tinapay pala.
Ay, kaya lang, minahalas ako eh. Dahil natanggal ako. Ah, ganun ba? Kaya pala ang galing-galing mong mag-repack. Kaya pakituruan ang mga repacker dito para pumilis din katulad mo. Bakit mag-alala, may dagdag ang sundo mo. Ay, ganun ba? Ay, sige. Kapag may time, eh, tuturuan ko sila. Ah, sige. Alingin siyang. Ay, may iwan ka dito at titignan ko ang mga trabahador doon sa kapalang repacker. Sige, ah, ayun na ang supervisor. Sasamantalahin kong ihalo sa iriripak na kabuti ang kimika na ibinigay ni kagawan asong sa akin. Ay, lalapit ako sa pinaglalagyan nila ng naharbis nilang kabuti. Ngayon, ilalagay ko na. Ay, nagtagumpay ako. Nailagay ko na ang chemical. Nailagay ko na. Ay, kayang kimikal ang inilagay ni Aling Insyang sa kabuti. Mga giliw naming tagapakinig, abangal ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Proyektong Pangkabuhayan sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert D. Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!